Welcome to Invested. So today, pag-uusapan natin International Container Terminal Services Inc. and also Asian Terminals Inc. mga kumpanya na nasa transportation industries. Sa kadahilanan ng pagbaban ng restriction dito sa ating bansa, pag-uusapan natin dito ang kanilang financials and also pag-uusapan din natin kung sa anong price maganda bumili sa mga kumpanyang ito ngayon. So kung ready ka na, stay ka lang, I show you how. Ang unang kumpanya ay ang International Container Terminal Services Inc. na mayroong ticker symbol dito sa ating bansa na ICT. Together with its subsidiaries, acquires, develops, manages, and operates container ports and terminals serving the shipping industry. Ang kanilang market cap ngayon ay nasa 429.6 billion pesos. Over the past 10 years, ang revenue at net income ng kumpanya ay continuous na nag-grow. So that's a very good and positive sign. Today, ang kanilang revenue ay nasa 90.3 billion pesos. Samantala, ang kanilang net income ay nasa 12 billion pesos. So dito, pinapakita lang sa atin na over the past 10 years, maganda ang performance ng kumpanyang ICT. Over the past 5 years, ang performance ng kumpanya compare sa kanyang industries at sa ating merkado, dito ay pinapakita lamang na itong kumpanya ay talagang superior pagdating sa shareholders return. And also, 53% ng returns ng ICT ay nagagaling sa dividend na binibigay lamang ng kumpanya over the past 5 years. Ang PE ratio ngayon ng kumpanya ay nasa 48.9 times. Samantalang ang 5 years average na PE ratio nitong ICT ay nasa 66.85 times. Dito mapapansin natin na nasa good value base ang PE ratio nitong ICT compare sa kanyang 5 years average. However, pagdating sa industries na kinabibilangan nitong kumpanya, ang PE ratio ay nasa 12.9 times. So dito sinasabi sa atin in comparison sa industry na nasa poor value base ang PE ratio ng kumpanya. At ang return on equity ngayon ng kumpanya ay nasa 10.87%, samantalang ang kanilang return on invested capital ay nasa 7.91%. Samantalang ang kanilang debt to equity ratio ngayon ay nasa 109.4%. So dito sinasabi sa atin ang debt to equity ratio ngayon na in every 1 peso na ginagamit ng kumpanya sa kanyang operation, 109% ng 1 peso ay financed by utang. Ngayon medyo malaki ang kanilang kinikater na utang. Ngayon, nandito tayo sa screener na ginawa ko. Ang goal natin dito ay makahanap at makakreate ng intrinsic value na very realistic at based sa historical performance ng kumpanya. Ang kanilang 5 years revenue growth ay nasa 7.45%. Ang ilalagay kong assumptions dito ay 7.5%, 10%, and 12%. So meaning in the next coming 5 years, ito yung expected revenue growth ko sa ICT, 7.5%. Mid assumptions 10% and high assumption na nasa 12%. Now, pagdating dito sa EBITDA nila ay nasa 16.30%. So, ang ilalagay kong assumptions dito ay 10%, 12.5%, and 15%. Now, pagdating dito sa 5 years equity growth sublang, ang ilalagay kong assumptions dito ay 5, 10, and 15%. Now, ang kanilang 5 years PE ratio average ay nasa 66.85%. So, kung ilalagay natin ito guys na average nila dito sa ating valuation, sobrang taas ng makukuha nating valuations, no? So, for me, hindi siya justifiable para sa akin. So, ako as a value investor, ang nilalagay ko dito ay very conservative para makakuha ako ng conservative na intrinsic value ng kumpanya din. So, ang ilalagay kong assumptions dito syempre ay 15, 19, and 22.5. So, ito namang rate of return, fixed na iyan, 10% kasi ito yung minimum expected return ko sa kumpanya kung mag-i-invest ako every year, nasa 10%. At itong margin of safety, ito naman yung buffer ko sa intrinsic value para makabili tayo ng discount sa kumpanya, 20%. So in short, we're going to buy at a discount of 20%. Mapapansin natin dito sa assumptions natin, itong kumpanya ay nasa overvalue no, in terms of my valuation. So for me, pinaka-best intrinsic value ngayon ng kumpanya ay itong nasa high assumptions natin. Considering na ang transportation and industries ay talagang masyadong nabugbog nitong pandemya, kaya I will choose this intrinsic value.
Ang susunod na kumpanya ay ang Asian Terminals Inc. na meron ticker symbol dito sa ating bansa na ATI. Through its subsidiaries, operates and manages port terminals in the Philippines. Today, ang kanilang market cap ay nasa 28.8 billion pesos. So over the past 10 years, ang kanilang revenue at net income ay continuous naman na nag-grow. However, itong kumpanya ay talagang labis na naapektuhan ng pandemic at ang pinaka-high na inabot ng revenue ng kumpanya ay noong 2019 na umabot ng 14.58 billion pesos. Samantalang ang kanilang income ang pinaka-high ay umabot ng 3.62 billion pesos. Until now, kanilang revenue at net income ay hindi pa rin bumabalik doon sa pre-pandemic level. So isa rin itong kumpanya na talagang nabugbog ng pandemic. So titignan natin sa pagluwag ng restriction dito sa ating bansa. Aabangan natin kung gaganda na ang revenue at net income ng kumpanya in the next coming quarters and in the next coming years. Over the past 5 years, ang shareholder returns ng ATI ay talagang dominant pa rin pagdating sa industries at sa ating merkado. Although na itong kumpanya ay talagang labis na naapektuhan at labis na bugbog ng pandemya, talagang pinapakita pa rin sa atin dito na superior pa rin ang kanilang performance. And also, 32% ng returns ng ATI ay nagagaling lamang sa dividend na binibigay nila sa kanilang mga shareholders. So that's a very good and positive sign. Ang trailing 12 months na PE ratio ngayon ng ATI ay nasa 11.5 times, samantalang ang average ay nasa 10.54 times. So dito in comparison sa PE ratio nila mismo, ang trailing 12 months na PE ratio nila ay nasa poor value base in terms of 5 years average. However, pagdating sa industries na kinabibilangan ng kumpanya, ang average na PE ratio ay nasa 12.9 times. So dito pinapakita sa atin na nasa good value base ang PE ratio ng ATI compared sa industries na kinabibilangan ng kumpanya. And also, ang kagandahan dito sa kumpanya ang kanilang return on equity ngayon na nasa 12.85%. Remember, ang gusto natin makita sa mga kumpanya na nire-review natin ay nasa minimum of 10%. Ayan. So dito, pinapakita lang sa atin at sinasabi lang sa atin na ang company ay magaling mag-handle ng others people's money. Samantalang kanilang return on invested capital din ay nasa 14.34%. So dito sinasabi lang din also sa atin na efficient ang kumpanya to produce profit from their businesses. Now in terms of management, nasa excellent level of categories itong kumpanya. Also, isa din sa kagandahan dito sa kumpanya ay ang kanilang interest coverage na nasa 7.4 times. Remember, ang gusto natin makita no sa interest coverage na mga nire-review natin ay nasa minimum of 5 times. So dito pinapakita lang sa atin na talagang kayang-kayang punan ng kumpanya yung kanilang interest expense na kinikater. At sa sector na industrial, ang average na interest coverage ay nasa 1.3 times. So dito pinapakita lang sa atin na itong kumpanya ay isang prominente pagdating sa industrial sector. Para naman makuha natin yung conservative na intrinsic value ngayon ng ATI, so nandito ulit tayo sa ating screener na ginawa. So yung kanilang revenue growth over the past 5 years ay nasa 2.36%. So for me, ang assumptions ko dito sa ATI in the next coming 5 years sa kanilang revenue ay 3, 3.5, and 4%. Ang kanilang 5 years EBITDA ay nasa 5.68%. Ang inalagay kong assumptions dito ay 5.5, 6.5, and 7.5%. Ang kanilang equity naman ay nasa 13.12%, 13, 15, and 18%. Yun guys, kung mapapansin nyo, yung assumptions natin sa revenue ng kumpanya, EBITDA, and equity growth ay hindi gano'ng kataasan, no? Kasi, unang-una, ang gusto natin ay makakuha ng very conservative na intrinsic value dito sa kumpanya. Although itong kumpanya ay talagang labis na naapektuhan ng pandemic, pero syempre, no, as a value investor, lagi natin tatanda na doon tayo lagi pupunta sa conservative na assumptions sa company para magkaroon tayo ng very fair na valuation sa kumpanya. Now, pagdating sa PE ratio, ang kanilang 5 years average ay nasa 10.54. At ang kanilang PE ratio ngayon ay nasa 11.56 times. So ang ilalagay kong assumptions dito ay 10, 11, and 12 times. Dito naman sa rate of return, ito naman yung expected return ko sa company every year kung mag-i-invest ako. Nasa 10%. And also, bakit 10% ito? Through history no, sa ating merkado, ang returns ng ating
PSEI ay nasa 8 to 10% over the years. So over the long run kasi, ang returns ng ating merkado or ating PSEI ay nasa 8 to 10%. So ito yung minimum expected return natin kung mag-iinvest tayo dito sa company. Ito namang margin of safety, ito naman yung buffer natin sa intrinsic value para makabili tayo ng sale sa kumpanya, 20%. So para sa akin, yung pinaka-the best valuations dito ngayon sa kumpanya ay itong ating mid assumptions. So dito sinasabi sa atin na ang kumpanya ngayon ay nasa undervalue pa rin ngayon in terms of these assumptions. Naanyayahan ko muna kayo na i-subscribe itong ating channel para marami pang potential investor ang maabot itong ating channel, and samahan nyo ako na pataasin natin guys yung less than 1% na nag-i-invest dito sa ating bansa. Kasi nag-a-update ako dito or nag-a-upload ako ng mga video araw-araw para maging updated yung mga value investor natin dito sa ating bansa. And also yung mga tinatopic din natin dito ay mga dividend, like upcoming dividend, mga top dividend stock. Sineshare ko rin dito yung mga latest insider transaction ng mga kumpanya. Nagsishare din ako dito ng aking portfolio transaction. Kung gusto mo mapanood guys yung ating portfolio transaction and history sa channel natin, so click nyo na lang ito guys. So every time na bumibili ako at nagbebenta ng mga stocks na hawak ko, ay ina-update ko ito. At syempre, meron din tayo dito mga advice, no? Hindi lang sa akin, kundi sa mga great investor like Warren Buffett and many legendary na mga value investor. And meron din tayo ditong episode kung saan sinishare ko dito yung aking step-by-step process kung paano ako pumipili ng mga company, no? From start to finish. And also, sinishare ko rin dito yung mga individual review ko sa mga kumpanya na mga nire-request ng ating subscribers. At marami pang playlist na pwede kang matuto dito sa ating channel. Kung gusto mo na mga gatong content, huwag mo nang kakalimutan na i-subscribe. So guys, hanggang dito na lang muna yung ating video. Maraming maraming salamat sa inyo, sa suporta, and as always, invest wisely and see you on the other side. Maraming salamat sa panonood. So if you want to expand your investing knowledge, make sure na nakasubscribe ka and pindutin mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas dito sa ating channel. And once again, this is Pese Warrior na nagpapaalala, invest wisely and see you on the other side.